Ayon sa Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, posibleng hawak umano ng anak ng founder o anak-anaka ng founder ng Abu Sayyaf ang nawawalang Jordanian journalist na si Bakir Abdullah Atyani at ang dalawa niyang Pilipinong camera crew. Ang pulisya naman sinisilip ang posibilidad na may hidden agenda si Atyani sa pakikipagkita sa Abu Sayyaf leaders. Narito ang aking report. Matapos maiulat na nawawala, duda ngayon ng Sulu Provincial PNP sa tunay na pakay ng Al Arabiya Bureau Chief na si Bakir Abdullah Atyani sa pakikipagkita sa mga leader ng Abu Sayyaf sa probinsya. Sa panayam ng GMA News Online, sinabi ni Sulu Provincial Police Director Senior Superintendent Antonio Freira na may hidden agenda ang Jordanian journalist. Iba raw kasi ang sinabi ng mamamahayag kay Sulu Governor Abdul Sakurtan nang sila ay magkita sa bayan ng Hulo. Pero ang Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research, malaki ang paniwalang dinukot na ang grupo ni Atyani. Posibleng hawak daw sila ng isang Nazmir Ali, pinaniniwala ang anak-anaka ng Abu Sayyaf founder na si Abdurrazak Janjalani at posibleng maging bagong leader ng teroristang grupo. Base raw sa kanilang pagsasaliksik, nag-aral ng Islamic Studies sa Libya at Pakistan si Ali. Pagkakaalam namin, napaka-fluent niya sa Arabic, napaka-fluent din niya sa English, indicating na talagang nakapag-aral siya at matalino. At dahil nga doon sa stature na yun, nakakapag-command siya ng leadership compared sa mga ibang commanders na kilalangan na mas bandido. Ano mang araw mula ngayon, posible umanong maglabas ng video ang grupo ni Nazmir Ali para maglabas ng kanilang demand. Pero hanggat hindi umano lumalabas ang may hawak kay Atyani o si Atyani mismo, mahirap talagang magsabi kung ano ang tunay na kalagayan ng grupo. Ang tanong dito, kinidnap ba sila, inabdak ba, o conduit? Hindi malino pa sa ngayon until magbigay ng official statement si Nazmir Ali na humihingi ng ransom payment o mayroong mga political demands. That's the thing that we have to wait and see. Ang pulisya at DILG, sinabing maayos naman ang lagay ni Atyani at ng dalawa niyang Pilipinong camera crew, bagaman nasakuta sila ng rebelding grupo. Yung lagay ho ng Pinoy, ang report ho sa amin, maayos at hindi ho parang under duress. Mukhang siguro ho, inaalagaan ho sila at mukhang hindi sila threatened. The latest information as they are still in the vicinity of Patikul, and then yun na nga, magandang indicator na hindi sila nahihirapan. Isang linggo na ang lumipas mula nang umalis ang tatlo upang gumawa ng isang dokumentaryo. Pero kahit hindi pa sila nagpapakita, wala raw indikasyon na sila'y ginawang bihag ng mga bandido. Palagay ko naman na nagtagal lang siguro sila doon sa loob para mapagandang lalo yung ginagawa niyang dokumentary. Yan, hopefully, para sa akin, matapos na yan, lumabas na siya para matapos na ang problema nito. Ang palasyo mismo hindi pa makumpirma kung kontak ng Abu Sayyaf si Atyani. Na-notify na rin daw ng Department of Foreign Affairs ang embahada ng Jordan kaugnay ng sinapit nila Atyani. At sa oras na lumitaw siya, ay sasailalim raw si Atyani sa debriefing. The local authorities cannot just let him walk away and leave. Of course, they will have their own questions for him. He will be debriefed.